Guys, good afternoon. Welcome back to my channel. It's me again, Mami Irene. So, kamusta po kayo? Medyo maulan po ngayong araw. Pero ngayon, okay naman. Medyo may init na, pero umuulan pa rin. Bumabalik pa rin ulan. So, to this video, ano bang pag-uusapan natin? So, ang pag-uusapan natin, isi-share ko na sa inyo about sa aking breastfeeding. 5 common breastfeeding problem and solution. So, ito yung nakita kong mga problema kung bakit hindi nag-work ng aking breastfeeding. So, share ko lang sa inyo, nag-breastfeed po ako 6 months lang. And then, until now, is nag-battle na kami ni baby. So, yun. Kasi diba ang pag-breastfeed is mahalaga yun sa baby. Kumbaga, hindi na siya magastos, hindi pa siya matrabaho. Kumbaga, ready to ka na siya, ready to eat na siya kung mag-breastfeed ka. Super, ang ganda pag nag-breastfeed. Pero, ito siguro yung nakita ko mga 5 tips kung bakit hindi nag-work. So, yung number 1 is yung lack of knowledge. So, sabi na, ito yung nakita ko na lack of knowledge. So, kasi pag lack of knowledge siya, nangangapa ka pa kasi first time mom ka. Eh, ang nangyari kasi hindi ko naman nakatira ako dito sa side ng asawa ko. So, kapag hindi mo kasama yung mama mo, syempre parang magkakailangan kayo. So, ayun, nagkakailangan pa kasi nga, syempre hindi ko pa sila masyadong kilala yung mga in-laws ko, pero okay naman. So, ang nakita kong solution lang doon is mag-watch, manood tayo ng mga about sa breastfeeding, sa YouTube, o kaya sa mga TikTok. Yung sa TikTok, madami din ako napapanood doon. Eh, sayang nga, huli ko na lang sila yung napanood nung hindi na ako nag-breastfeed. Tapos, pwede rin kayong mag-read ng mga sa YouTube or sa mga Google o sa mga libro. Bili kayo ng mga breastfeeding books. And then, maganda rin sa mga group chat ng mga breastfeeding mom. Always ask mga mami na matagal na nagbe-breastfeed. So, yun, always ask mami sa mga matagal na nagbe-breastfeed. Maganda yun kasi, pag nagbe-breastfeed ka kasi kailangan talaga is yung decidido ka, hindi ka nagdadalawang isip. So, ako noon, dahil nasabi kong lack of knowledge ako, kaya hindi siya nag-work. Kasi, ano nangyari? Ito na lang yung dinidede niya kapila, ito hindi niya nadededede. Kaya, we decide na to stop kasi nga, hindi na pantay yung dinidede ni baby. Kaya, mas maigi sana is yung pantay para at least yung nutrients na nakukuha niya is pantay. So, yung pangalawa naman is low milk. Ito yung sinasabi yung low milk. Sa kapila, wala na talaga. Alam mo yung pinapump ko siya. Yung pump ko kasi manual pa siya. Hindi naman siya electric. So, manual siya. Alam nyo, wala ko nakukuha kahit 1 ounce. As in, konti na lang siya kasi nga, ito, hindi niya na dinede ng 1 month. Tapos ito, lagi niya dinede. Eh, pag hindi ito na dinede, nagiging parang low milk siya na wala na siyang napoproduce ng milk kasi nga, hindi niya na sisip-sip or hindi niya nasasak. Hindi niya naiinom. Kaya yun, yung solution ko doon, need to increase. So, kailangan i-increase mo siya, i-balance mo yung pagdidede niya. Pagtapos dito naman sa kabila. So, yung mali ko na kasi sabi nila, okay lang din sa kabila, pero hindi pala yun. Kailangan talaga is-balance para at least, hindi rin, alam nyo ba, sa totoo lang, hindi pantay yung dede ko. Mas malaki na yung kabila kung pwede ito sa isa. Ayan, kailangan din natin na, yung pagpapump din, maganda sana electric pump kasi hindi kasi ako nakabili ng electric pump para at least hindi ka na mahihirapan magganan pag manual. Ang hirap din kasi pag manual. Tapos storage na lang natin para in case na umalis tayo is may mga iinom si baby. Kasi the more na marami kang napapump is the more na madami kang napuprobus na atas. Tapos naman is number 3 is yung food dry. Yung ibig sabihin ng food dry guys, ito yung mga kinakain mo kasi pag nagbe-breastfeed ka, kailangan yung masasabaw. Eh, that time kasi, kaya food dry, yung setup ng family namin, syempre yung maraming asawa ko, hindi niya ako nakapagluluto. And nagluluto sa amin si Dada, yung tita ko, niluluto niya is pang kalahatan. So yun, minsan din naman meron din sabaw, pero mas maigi sana is sabaw tapos malunggay. Then, wag lang daw lagyan ng mga luya, yung sabi nilang ganun. Pag-una lang. Pero pag medyo matagal na yung ganyan, dapat laging sabaw dapat para at least maraming inom yung gatas para at least madami pang gatas na napuproduce. Tapos yung number 4 naman, ito yung wrong position. Ibig sabihin ng wrong position guys,
Kasi ay nangyari, ang tigas ng ulo ko eh. Tinapin ako na ni Lola, sabi niya ganun sa akin. Pag magpapadede ka, kasi dumating na yung point na magpapadede na ako kay baby, is pa din ako nakahiya. Siguro mga hanggang 3 months ata yun. 3 months, marunong niya siyang humiga. So, pag may dede siya pag gabi, is nakaganun na kami. Nakahiga na. So, ang problema nun, sabi ni Lola, yung bilin niya sa akin is, kabilaan ka. Pagtapos yung isa dun sa kabila naman. Eh, nangyari, hindi kasi ang ulo ko, hindi ako lumilipat. Gusto ko dun sa position lang ngayon. Dito sa right side na to. Pero mali pa rin. Dapat kailangan is yung kabilaan. So, yun, nagsisi ako dahil huwag mo din sanayin si baby na padede na nakahiga. Kasi pag nasanay na siya, kahit anong gawin mo na dede na nakaupo na ka ganito, ayaw na niya. Gusto niya na nakahiga para mas komportable na siya nakahiga. Pero mas naiwi is nakatayo para pa rin. Pag mga ganitong araw is magdede siya is nakaganito. So, yun, advice ko lang solution doon. Kailangan, kahit nakahiga kayo is yung kabilaan. Ang mali ko doon is, ito lang talaga yung right. Ito hindi ko, dahil nga hindi ako lumilipat, kaya ganun. Kaya, hindi niya dede yung kabila. Buti pa nung hindi ko siya sinanay na nakahiga is kabilaan talaga. Tapos, mararamdaman mo kasi, pag masakit na yung kapela, pag puno na siya, so kailangan mo siya pag-dede. Tapos dito naman ulit sa kapela. Tapos naman yung, ito yung nakikita ko pang isa, para sa akin ha, sa akin only the left breast. So yun, yung isang kapela lang yung dinidede niya. So nung dinidede niya itong kapela, yun na nga siya ko sa inyong kapela. Alam niyo ba, nung dinidede niya, ito lang, ayaw niya na dito. Siyempre dito, masakit na yung dede mo kasi ito na lang kada dede niya, ilang yung pagitan, ilang yung interval ng minutes or hours. Ito na lang yung dinidede mo. Tinan niya ito ni dinidede kasi nga wala na siyang gaman or matagal na siyang lasta. Kahit ipump ko talaga siya guys, hindi na talaga siya lumalabas. So, parang sabi nyo na may na-read nga ako doon na kailangan every 2 hours daw ipump ko ng pump. Kaso, hindi na talaga siya, wala na siyang normal. Meron ka konti lang talaga. Tapos, ang ginagawa ko pa sa kanya, sa bote ko na pinapadede pag napapump ko. Kaya yun yung kamalian kong nagawa bilang breastfeeding mom. At first time mom na nagawa ko sa aking pag-breastfeed. So, yun, advice ko lang sa inyo, ang pag-breastfeed is mahalaga. Bukod sa mahalaga, masustansya pa, hindi siya magastos. Hindi rin siya sobrang, ang kailangan lang doon is alagaan natin. Ready to eat na siya agad, hindi mo na siya kailangan, hindi ka pabibili or hindi ka na magtitimpla. Kumbaga yung oras na yun, hindi mo na kailangan mag-isip pa na kung ano-ano. Kapag andyan na siya, pag gutom na ibibigyan mo na siya agad sa kanya. At isa pa, pag breastfeeding, nakakalas ka rin ng mga sakit. Kunyari, ikatulad kay baby, nagkaroon siya ng amoeba dahil nga yung kasakit. Ay, dahil nga dun sa mga battle niya, pwede din daw yun yung dahilan. So, ang pag-breastfeed is sobrang talaga very important sa mga bata. Mas maigi sana hanggang dalawang, yun yung bala ko hanggang dalawang taon. So yun, meron pa naman ako. Pag bala ko na ulit magkaroon ng anak, is gusto ko talaga ang tuloy-tuloy na breastfeed. So, I hope naman na magiging work na yun. So, marami kong lesson na naintindihan dito sa first breastfeeding ko na hindi nag-work, na sobrang talagang kailangan ko is mag-forsige. Sabi na ni mama, kailangan pag mag-aanak ka ulit, mag-forsige ka mag-breastfeed. Hindi dahil sa, kaya namin magbumili ng mga gatas na mahal, yung simila ka ni baby, na kaya namin. Pero, ang gusto lang namin talaga is yung masustansya. Masustansya, maigi, masarap. At saka para talaga kay baby. Sabi nga nila, diba? Ang gatas ng ina is walang maipapantay. Kahit anong gatas, diba? Kaya yun, advice ko lang sa mga first time mom dyan. Ready na natin yung self natin. Una sa lahat, kapag nahihirapan tayo, katulad ko, is yung pamingin tayo ng tulong. Yan, so ngayon, nagkagawa ka na yun, unti-unti, binabago. Humingi tayo ng tulong pag merong problema, pag-usapan. So, pag sa pagkain naman is, siguro aalagaan ko na rin sa susunod. So, yun, ayun lang, pag mga mami tayo or nanay tayo,
Alam niyo ba, dun sa Tarlac, maraming mga kan doon, hindi talaga sila bumibili ng gatas sa amin sa probinsya ko, hindi sa probinsya na asawa ko. Talaga kasi nagpapadede sila. Tsaka madaming bata doon kasi dito sa amin. Siya pala yung first off ko, kaya mahirap talaga. Kailangan sobrang sensitive din pag first off ko. Lahat talaga is kailangan alagaan mo siya. So yun lang, sobrang masarap sa pakiramdam din pag nagpa-breastmilk ka. Tsaka nakaka-proud. Kasi sobrang mataba nun sa baby. Hanggang yung mataba naman na siya. Kaya yun. Pero mas maigi talaga breastfeeding. So yun guys. Alagaan natin yung sarili natin. Huwag natin kakalimutan huwag kumain. Alagaan natin si baby at nawa maging safe kayo. At laging yung pag-breastfeed nyo is continuously lang. Medyo mahirap. Pero tuloy-tuloy nyo lang kaya nyo yan. Kasi ang pag-breastfeed is talagang napaka-challenging yan bilang isang ina katulad ko, katulad ninyo. So yun guys, I hope this video is marami po kayo natutunan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po kayo. Sa mga hindi pa po nakapag-like, share, and comment din po kayo kung ano pa po yung mga bakit ba ganito yung mga tips niyo po regarding sa breastfeeding, kung ano pa ba yung mga magandang tips. So yun, see you po sa ating next video. Sa panibago natin video na ba is magkita-kita tayo doon guys. See you guys! Bye-bye!